Madalas, habang mas nagiging developed ang isang city, mas nagiging diverse din ang mga attractions and marami ay apparent ang foreign influences. Dito sa Baguio, sumisikat ang Japan-inspired spots ng Mirador Hill. And ang dami na ring restaurants featuring international cuisine, mapa Korean man yan, Vietnamese, Lebanese, Greek, or Spanish. Pero syempre, hindi pa rin dapat mawala ang mga attractions that highlight local culture, cuisine, and heritage. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. In this video, samahan nyo kaming i-explore ang mas traditional and cultural na side ng Baguio. Pero bago yan, kung first time mo dito, take the time to follow this page if you're on FB or subscribe to this channel and ring the bell kung sa YouTube ka naman nanonood. Para lagi kang updated kapag may bago kaming travel videos. Malaki at malawak ang Baguio at ang katabi nitong La Trinidad. And kahit sa ang sulok ka mapadpad, malamang ay may tourist attraction kang mapapasyalan. Pero isang lugar na alam naming babalikan namin next time ay ang Long Long Road. Yes, yan talaga ang name ng palikulikong daan na to. Andito ang tatlo sa mga pinakagusto naming puntahan na hindi nyo dapat ma-miss. Halos magkakatabi lamang ang mga ito, kaya't pwede silang pasyalan lahat within one morning hanggang lunch. Una na dyan ang pinakabagong attraction sa area, ang Igorot Stone Kingdom. By the way, sa kanilang official ticket, ang indicated na address nila ay Barangay Pinsaw proper, Baguio City. Pero may mga nagsasabi na ito ay located sa La Trinidad. Na-confuse ako, so I also asked the management directly and ayon sa kanila, within Baguio daw sila. Magandang unahin ito dahil kung magtatanghali or hapon ka pupunta, baka maging mainit ang experience mo. Dito kasi, napapalibutan ka ng mga bato at semento kaya medyo mainit talaga. Around 9:30 AM kami nang dumating and naramdaman na namin yung alinsangan, so lalo pa siguro kapag hapon. Don't worry, 6 AM pa lang bukas na sila. So kung kaya mong i-achieve yun, gising na lang ng maaga. Mas okay din yun para mas kaunti lang din ang bisita na makakasabay mo. Bago pa lang kasi ang Igorot Stone Kingdom kaya marami ang naeengganyong pumunta. Sa katunayan, kakabukas lang nito noong 2021. Noong andun kami, may mga parts pa nga na under construction. Ayon sa kwento, noong March 2020, nakakita ang founder nitong si Pio Velasco or Ama Bagoan ng White Carabao dito sa lugar na ito. Ang puting kalabaw ay simbolo ng good luck and kasaganahan. Kaya naman, tinake niya ito as a sign para ipatayo itong Igorot Stone Kingdom. Pagpasok mo, babatiin ka ng dalawang higanting key features nito. Ang parang castle wall sa kanan and ang mas traditional na stone wall sa kabila. Yung traditional na stone wall, ihinawig sa mga rice terraces dito sa Cordillera region and hina-highlight nito ang rock-laying skills ng mga Igorot. In its nooks and crannies, pinapakita din ito ang ilang bahagi ng kanilang kultura and folklore. Cross the Igorot Golden Bridge and mararating mo ang parang castle wall na ito na zumisigzag pataas. Pwede ka ring umakyat dito and along the way, pwede mong makita ang iba pang mga imahe or i-admire ang view na ito. Kung magutom ka sa pag-akyat, pwede kang magmeryenda sa tuktok kung nasaan ang Inarita Food Court, dedicated sa nanay ng owner na tindera ng mga seed and bean products sa Baguio Public Market. Meron dito ng mga usual Pinoy snacks like kwek-kwek, calamares, lumpia, puto at kutsinta. Pero ang napili namin ay ang hindi pa namin natitikman. Itong okay na ito, gawa sa banana blossoms. Actually, nag-order din kami ng hotdog kasi nagutom talaga us. Meron ding ice cream, coffee, and iba-ibang klaseng drinks. Oh, bago umalis, daan na rin kayo dito sa replica ng Igorot Gold Mine. Maliit na U-shaped tunnel lang naman ito. To get here, pwede kang sumakay ng jeep na papuntang Long Long Road sa Otex Street or Kayang Street. Nasa 10 pesos lang daw ang pamasahe. Kung may sarili kang sasakyan, medyo mahirap ang parking kasi maliit lang ang space and medyo magulo. So, better na iwan mo na lang ang kotse mo sa hotel and mag-taxi or mag-grab ka na lang. Nasa 120 to 150 pesos ang fare, depende sa traffic and kung saang parte ka ng city manggagaling. Pero, if gusto mo talaga mag-drive and maubusan ka ng parking space, drive a little bit further and check mo kung may slot dito sa Bulayo Construction Shop na to. May parking fee na 50 pesos. By the way, isha-share din namin sa inyo ang entrance fee and operating hours ng mga bibisitahin namin as of recording. Pero baka magbago ang mga ito in the future, so always double check before your trip.
For Igorot Stone Kingdom, 100 pesos ang entrance fee, pero 80 pesos lang for kids, seniors, and PWDs. Hindi kalayuan sa Igorot Stone Kingdom ay ang Tamawan Village. Malalakad ito pero medyo paakyat yung daan. Nicknamed Garden in the Sky, it was commissioned by the Chanum Foundation in 1998 para makalikha ng model village na isinoshowcase ang traditional houses ng Cordillera region and mas mailapit ito sa nakararami. Nagsimula sila sa 3 kubo lang galing sa Ifugao Province. Pero ngayon, mayroon ng 9 traditional houses. Ito ay Ifugao Huts and 2 naman mula sa Kalinga. Nireconstruct ang mga ito gamit ang mga original na materials, kaya naman dito na ipamamalas ang indigenous craftsmanship ng rehiyon. May mga galleries din kasi dito kung saan nakadisplay ang mga obra ng mga local painters and iba pang mga artists. Kung medyo pinagpawisan kami sa Stone Kingdom, dito naman sa Tamawan, aba, napaka maaliwalas at presko. Hitik na hitik kasi ito sa mga puno at halaman na bumabalot sa buong site. Mayroon ding maliit na pond sa gitna. Itong Tamawan ang epitome ng nature and culture working together para makabuo ng isang worthwhile na attraction sa gitna ng isang bustling na urban area. 60 pesos ang regular na entrance fee dito, 40 naman for students and seniors, and 30 pesos or free para sa mga bata depende sa edad. May parking sa harap nito sa tabi ng daan pero kakaunti lang ang slots na available kaya tulad ng sabi ko kanina, mas okay na mag-jeep or taxi na lang. Same lang din ang fare and daan tulad ng sa Igorot Stone Kingdom. Kung nagutom ka sa pag-iikot sa Tamawan Village, don't worry kasi isang tumbling lang mula rito ang The Farmer's Daughter. Isa sa pinaka-mai-re-recommend naming restaurant dito sa Baguio area. Kilala ang Cordillera sa mga fresh na ingredients, kaya naman hindi katakatakan na sandamakmak ang masasarap na kainan sa Baguio. Marami sa kanila ay may modern or foreign twist, pero dito sa Farmer's Daughter, it's all about Cordilleran cuisine. Kung gusto mong matikman ang mga traditional dishes ng Cordillera and ng kalapit na Ilocos region, dito ka dapat mag-food trip. Bago ka pumasok sa traditional hut nila, need mo munang umorder. Limited lang kasi ang table sa loob and para habang naghihintay ka ay nape-prepare na nila yung food. According sa menu, food for two ang bawat a la carte na order. Pero sa tingin ko, kaya naman hanggang 3, lalo na kung di naman kayo malakas kumain. Ang pinaka-best seller dito ay kinuday, or smoked meat na pwedeng baboy, baka, or manok. Traditionally ay baboy daw ito, so yun yung in-order namin. Common ito sa mga households dito sa Benguet and Karatig probinsya. Usually, inaasinan ang karne at pagkatapos ay pinapausukan. Mahilig ako sa mga smoked dishes kaya patok na patok sa akin to. Dahil stir-fried, medyo greasy, pero lasang-lasa naman ang smokiness na isa sa pinakagusto kong flavor pagdating sa karne. Isa pang masarap sa menu nila ang pinuneg na Ibaloy Blood Sausage. Yes, sausage na gawa sa pork meat, pork fat, and pig's blood na in-stuff sa casing na gawa sa intestines ng baboy. Tapos, sinuti ito with leeks, onions, and served with lettuce, cucumber, and tomatoes. Think of it as sausage version ng dinuguan. Yung nakuha namin ay well-cooked and well-seasoned and walang unsavory na amoy tulad ng ibang dinuguan. Hindi ko alam kung normally ba ay may condiments itong kasama or wala, but my palate was craving some sort of acid. Pero ako lang to, di lang mahilig talaga ako sa may asim. Gusto ko nga sanang humingi ng suka, kaso na-realize ko na paubos na pala namin yung food. Meron din silang pinikpikan, which is a traditional chicken soup dish. Para siyang malasang tinola. May kasama rin itong etag or salted meat. And umorder din kami ng dinakdakan na isa sa paborito kong patahe dito sa norte. Sa di nakakaalam, ang dinakdakan ay grilled or charred na tenga, dila and snout ng baboy dressed in pig's brain. And for dessert, best seller daw nila ang ube cake kaya yun yung inorder namin. It's served in a plastic tub pero isa ito sa pinakamasarap na ube cake na natikman ko sa buhay ko. Tamang-tama lang ang tamis nito, enough para mangibabaw ang distinct na lasa ng ube. Hindi rin ito nakakaumay kaya naubos namin in no time. Hala, natatakam ako habang sinasabi ko to ngayon. Ang layo pa naman ng Baguio. Overall, isa talaga ang Farmer's Daughter sa pinakagusto kong kainan. Hindi lang dahil it showcases Cordilleran cuisine, which is a plus, but also because masarap naman talaga. So kung bibisita ka rin lang naman sa Igorot Stone Kingdom or sa Tamawan Village, dito na kayo mag-launch. Yun na!
Sa susunod na video namin, iisa-isahin namin lahat ng mga restaurants na na-try namin sa Baguio. San pa ba okay mag-food trip? Wag na wag mong imimiss yun, kaya subscribe na to this channel and ring the bell kung sa YouTube ka nanonood. And kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. If you need more information about traveling around Baguio or other destinations in the Philippines, meron kaming comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.tapurtraveler.net, or check out the links in the description. Meron ba kayong tanong? Comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler_L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.